What's up, Internet? Iniisip mo bumili ng bagong RAM, pero sa totoo lang, nakakalito ang pagbuo ng computer. Kasi each part kailangan tugma or compatible dun sa iba pang mga components. So yung ginagawa natin sa series na to, kukuha tayo ng isang part, tututok tayo dun, and then dadaan tayo sa listahan ng iba pang mga parts dun sa computer and check natin kung ano ba kailangan talaga bigyan pansin or tutukan na compatible dun sa part na bibilin mo. Medyo nakakalito sa simula, pero pag nakita mo na yung listahan, nabawasan na yung mga items na kailangan problemahin, actually, it becomes easier. And sa video na to, tututok tayo sa RAM. Pero bago nun, alam mo ano yung hindi nakakalito? Ang pagbili ng Windows 10 Pro CD key galing sa sponsor natin. Ang video na to ay handog ni cdkoffers.com. Marami kang mahahanap na iba't ibang uri ng software dito. May games, apps, activation codes for Windows 10. Check out our video on CDK offers in the video description. Mabilis, mura, and syempre legit dito. Madali lang mag-order, search for the software you need, add to cart, check out, daan ka sa payment options nila, wala pa isang minuto, finished. May legit working CDK ka na sa software na pinili mo. Gamitin ang aming promo code para makakuha pa ng extra 20% discount sa purchase mo. Kung naghahanap ka ng mura, legit, and original software, check out cdkoffers.com. Alright, so you wanna buy RAM and here's what you need to look for. CPU, not so much. Di mo kailangan masyadong problemahin yun. CPU cooler, yes. Motherboard, yes. GPU, no need to worry about it. Storage, don't need to worry about it. RGB lighting, don't need to worry about it. Case, don't need to worry about it. And PSU, don't need to worry about it. So ano yung natitira? Yung ano lang, CPU cooler and motherboard. Yung CPU cooler, yung usual na problema doon in relation to RAM, yung ibang CPU cooler masyadong malaki. So, pagsalpak mo ng CPU cooler doon sa motherboard, natatakpan na yung RAM slots or kumbaga yung fins ng CPU cooler, tumatama na dun sa ibang RAM. So for third-party coolers, yung medyo malaki, like from Noctua, yung NHD15 or yung Be Quiet Dark Rock Pro 4, kailangan talagang i-check ano yung RAM clearance ng mga yon bago mo bilhin yung RAM or bago mo bilhin yung CPU cooler. Because it really happens na paminsan bibili ka ng cooler, or bibili ka ng RAM only to find out later on na masyadong mataas yung RAM or masyadong malaki yung CPU cooler. Tumatama sila sa isa't isa, hindi kasya yung isa. Next, yung motherboard. Actually, madali lang din to. Tingnan mo lang anong RAM supported ng motherboard mo. Yung karaniwan na RAM ngayon is DDR4. Usually, any motherboard you buy now, DDR4 yung RAM na yon. So, just make sure na DDR4 din yung RAM na bibilin mo. Kung may DDR4, yes, may DDR3, may DDR2, sobrang luma na nung DDR2. To be honest, wala ako masyadong nakita na systems pa na may ganun. Si DDR3, meron pa. So, kung may luma kang system and naghahanap ka ng bagong RAM, siguraduhin mo talaga na kung DDR3 yung supported ng motherboard mo, kailangan DDR3 din yung RAM. Kasi they are physically incompatible. Medyo magkaiba yung sukat niya. Hindi mo talaga masaksak yung DDR4 sa DDR3 na slot. And may upcoming na DDR5. Although that's in the future, hindi pa available sa atin as of shooting of this video. But if you're getting a new system and your motherboard supports DDR5, then you need to get DDR5. Simple lang naman. Check mo lang ano yung supported ng motherboard mo at yun lang yung RAM type na pwede mong gamitin. So, actually, that's it. CPU cooler, check. Motherboard, check. And if you're a beginner, buying RAM is sort of easier than the other parts kasi wala masyadong, hindi ganun ka-complicated yung pag-check kung tugma or compatible ba siya. So since sobrang bilis lang nun, I'll spend the rest of the video giving basic tips and answering basic questions about RAM. Marami actually nagtatanong sa amin about RAM. Pwede mo bang ipagsama yung different sizes of RAM? Kasi yung RAM may different sizes. May 4GB, 8GB, 16GB, 32GB. And let's say may 4GB ka na. One stick of 4GB RAM. Tapos gusto mo magdagdag. Eh, hindi ka na makahanap ng 4GB. Or inisip mo na asenso ka na, kaya mo naman doblehin yung RAM. Bibili ka na lang ng one stick of 8. So, pwede ba ipagsama yung one stick of 4 and one stick of 8?
Yes, it's not a default option. Usually when you buy the same size, but pero pwede naman. If you want, you know, there nothing it will still work in a system. So 4 gigabytes of RAM plus 8 gigabytes of RAM, you'll have 12 gigabytes of RAM total in that system. And the numbers don't matter. You can mix 16 with 8, 16 and 4, 32 and 16. Generally, mixing sizes is not standard, but it can be done. Number 2, can you mix different speeds of RAM? Kasi yung RAM may bilis din yun, counted in megahertz. So yung usual na RAMs ngayon may 2,333 megahertz, although medyo luma na yun. Then 2,600, 2,666, 3,000, 3,200, 3,600 megahertz. So let's say nakabili ka nung 2,600 megahertz na RAM. Tapos later on, gusto mo mag-upgrade or gusto mo magdagdag nung RAM, nabili mo 3,200. So yung luma mo mas mabagal, 2.6 MHz versus yung bago, 3.2 MHz. Pwede mo ba ipagsama yun sa one system? Yes, no problem. What the system will do, it will automatically default to the lower RAM speed. So dun sa halimbawa natin, tatakbo lang yung 3.200 MHz at 2.600 MHz. But generally, it's fine. Your computer will accept it, and again, no problems like with the different RAM sizes. Number 3, can you mix different kinds of RAM? Let's say, nakabili ka dati ng HyperX na Kingston, and then, ngayon, bibili ka nung G-Skill na Ripjaws. Those are two different brands of RAM from two different manufacturers. Pwede mo ba ipagsama sa one system? Yes! Again, although this is not usually a standard configuration, and actually, the more you complicate things, the more nagdagdag ka ng ibang brand, nagdagdag ka ng ibang speed, nagdagdag ka ng ibang size, lumalaki yung chance na magiging incompatible or magiging unstable yung system mo. In fact, so much so that yung medyo advanced users, kung gusto nila mag-upgrade, usually pinapalitan na nila yung RAM para yung papasok nila na bagong RAM, talagang isang kit lang yun, 2x16, 2x8, from the same product. Or if they can't do that, they choose like exact same manufacturer, exact same speed, paminsan exact same batch type or yung lot type. Kumbaga, ginawa sila at the same time kung mahanap nila yon. Para lang sobrang sakto talaga yung RAM na bibili nila dun sa RAM na naka-install ngayon sa computer nila. But yes, on a basic level, usually 90-95% of the time, gagana naman kahit ibang manufacturers yung RAM mo. Naglagay ka nung G-Skill, and then nagpasok ka nung crucial na RAM, ballistics. Usually, gagana yun. Again, I just need to put a disclaimer na usually, for whatever reason, nag-aaway yung mga RAM. Paminsan, incompatible yung isang RAM sa isa, and you know, it won't work. But generally, usually, they will work. One thing you might want to take a look at para medyo iwas sa gulo and medyo iwas sa sakit sa ulo. Kung kaya, dapat pareho yung timing ng RAM mo. Each RAM comes with 4 different sets of numbers and they refer to the timings of the RAM. Basically, sinasabi ng computer na ikaw RAM, let's say kung CL16 ka, there's a 16 nanosecond delay from the time na pinadala ni CPU sa'yo bago mo i-execute yung instruction. Kaya kung isipin mo na lang, parang sobrang traffic ng information dun sa loob ng computer mo. So yung timings na yan, parang traffic light na hinto ka muna para makadaan yung isa. So that's why they need to establish RAM timings so that all of the information gets processed in a reasonable and organized fashion. Kung magkaiba yung RAM timings mo, let's say, may original RAM ka, CL14, 16, 18, 18. Tapos yung bago mong RAM is 16, 18, 20, 20. Tumataas yung chances na magkakaproblema ka or medyo magiging unstable system mo. If you sort of want to be more cautious, then you should check the RAM timings of your existing RAM. And then, when you buy new RAM, they should match. The RAM timing should match. Yan yung mga usual na tinatanong sa amin about RAM. And here are usual tips about RAM. Kung napanood mo yung ibang videos namin, alam mo na narinig mo na to. But number 1, what's better? 1 stick of RAM or 2 sticks of RAM? Kasi depending sa size ng RAM, kaya naman na 1 or 2 sticks. Let's say, 1 stick of 16 versus 2 sticks of 8. Yung total nun pareho lang, 16. Pero what's better? You go for the 2 sticks because having 2 sticks allows you to enable dual channel memory. Basically, masabilis yung transaction ng information because the computer is designed that way to take advantage of 2 sticks of RAM kung naka-dual channel memory ka. Even though magkapareho lang yung size nun, 16 GB, because naka-enable yung dual channel kasi naka-dalawang sticks of RAM ka, mas mabilis yung information
exchange between the RAM and the CPU and the system. We always usually recommend get 2 sticks of RAM. How big should you get? Marami nagtatanong na sapat na ba yung 8GB, sapat na ba yung 16GB? And kasi usually may tendency tayo, the bigger the better, di ba? 32, syempre, mas maganda yung 32 for gaming, mas maganda yung 32GB for video editing, for streaming, etc. Actually, that's not the case with RAM. Yung 8GB, usually okay na yun, sapat na yun for most uses. Yung pinaka-max na rin-recommend namin is 16GB. That's more than enough for gaming, that's more than enough for web surfing, for most video editing, for most streaming. 16GB is already a lot. Saan lang kami nagre-recommend ng 32GB is if talagang pang-professional yung editing. Yun yung trabaho mo, and you deal with large video files, then 32GB of RAM makes sense. If you're using your computer as a server or some other application na marami talagang data nang pumapasok, ang dami mga programs on at the same time, nag-multitask talaga computer mo, then 32GB, you know, is recommended, and of course on the super high end, 64GB. But for the average user, 8 is pretty decent, pretty okay. 16 is really all you need. For my personal computer, I only go up to 16. I don't see any need to go beyond 16GB. Generally, number 3, RAM speed. RAM speed is usually better. Doon nga sa nabanggit ko, each RAM has a speed calculated in megahertz. Usually, yung general advice, kung naka-Ryzen ka na CPU, or if your CPU is an AMD Ryzen, maganda kung mabilis yung RAM mo. Maganda yung synergy, or nako-complement yung performance ng Ryzen CPUs kung mabilis din yung RAM mo. But that being said, number 4, you don't need to overpay for faster RAM. Kasi may nakita kang 3,200 MHz na RAM, mga 3,000 pesos lang siya. Tapos may nakita kang 3,600 MHz na RAM, let's say 4,200. And inisip mo, worth it ba yung dagdag na 400 MHz para dun sa increase of 1,000 plus? And syempre, depende sa budget mo, but kung medyo you want value for your money, we usually say it's not worth it. Yung 3,200 MHz of RAM na yan, okay na yan. And yes, of course, may performance gain kasi mas mabilis yung 3.6 compared to 3.2. But compared to the money that you'll be spending, maliit lang talaga yung makukuha mong performance gain compared to the money that you're spending. So if you just want a cost-to-benefit ratio or what's the best bang for your buck, you really don't need to spend or overspend para dun sa sobrang bilis na RAM. And which leads us to tip number 5, which is for Ryzen CPUs, yung effective maximum speed ng RAM is 3733. Yes, you can go beyond that. Pwede mo isalpak 4,000 MHz sa Ryzen system. We've seen some builds online na talagang todo overclock, aabot ng 5,000 MHz na RAM. Pero lampas ng 3733, parang nag-out of sync na yung memory clock tsaka yung Infinity Fabric clock. Or basically, you know, ayoko masyado maging technical sa beginner video. But lampas ng 3733 na speed na RAM, actually, sumasama performance mo, bumabagal yung performance mo, nagkalito-lito na yan yung computer, yung CPU mo, tsaka yung RAM mo. So anything beyond 3733 for a Ryzen CPU is actually hurting your performance. Imbis na nakatulong yung mabilis na RAM, nakaano pa siya, nakasama pa siya. So there's no need to go crazy dun sa mga RAM speeds. And again, medyo sakit na mga PC guys na gusto nila lahat palagi mabilis, gusto nila lahat palagi yung largest possible number. So size ng RAM, 32GB, speed ng RAM, 4,000, 4,200. Pero sa totoo lang, hindi naman to nakakatulong sa performance. Yun nga, yung average size ng RAM, 8, okay na. 16, pinaka-maximum for most uses. Yung speed ng RAM, 3,200 is just fine. Anything beyond 3733, you're just wasting your money if you're on a Ryzen system. So, ayun, back to the basics lang. Kung bibili ka ng RAM, check mo lang kung compatible sa CPU cooler and sa motherboard. Kung DDR4, DDR4, DDR3, DDR3, DDR5, DDR5. And the rest are just basic tips and more knowledge about RAM. So, I hope nakatulong and thanks for watching. So I hope that these basic tips help you. If you found this video helpful, please drop a like and hit the subscribe button. For your PC needs, consider buying from us, Hardware Sugar, at Lazada, or on our website. You can find links in the description below. And thank you for watching. See you next video.